Hindi na mapasayro kung mapasabay, yan talaga po, buros. Oh. So, ibig sabihin, hindi ka na pumunta ng pulang lupa? Wala po, sir. Wala. Hindi ka na nakapunta ng pulang lupa at binabak mo yung pasahero mo na taga pulang lupa? Ay, sir. Santa Lourdes, doon sa kanto ng Saburos, Ablaya. Sila po yung hindi po yung ako yung napuba. At kumara po once ang pasahero ko, hindi po ako, bali, bababa na sila. Ngayon, siguro kung mangyayari na lipunga, ganun, si Jubilee, taga pulang lupa na nakangas ng sa akin, nakasakay sa akin na pataas siya, na siya na naman isa. At magsasabi po sa akin na sa taas ka siya. Ngayon, kung sumabi siya, ihatid ko po siya. Ngayon, siguro, nangyari, yung nagpatag-cross, pa-applyan ako, kumara na yung mga pasayro kong mga doon na magbaba. Bali, siguro siya, bumaba na rin. Kasi, so, bakit naman sa bababa doon na hindi naman talaga sa Tagalogon? Taga po lang lupa naman sa Santa Lourdes. Katulad nga po nung sinabi ko, sir, kasi po, paggabi, yun nga po, di ba, yung paggabi po, madalang po kumakit sa taas. Yun nga po na may na-time na talagang o minsan palagi sa last trip ko po na hindi na po kumakit ng taas na pag once na sa loob na galing bayan na wala na akong taas na bali ang pasahero ko, tagboros o ganito sa sanusi ganyan. Bali, pag pick up na po ako sa loob, nagsasabi na ho kagad ako ng Honda Bay tagboros na lang ho. Honda Bay tagboros? Ganun. Ngayon, siguro, nag-ano rin ako ng isip ko na kung halimbawa man si Jubilee na nakasakay sa akin, siyempre ganun ang sinabi ko, siyempre minsan sa kahirapan din po sumakay ng Santa Lourdes kasi kadalasan puno. Kasi may mga pasahero po na ganun eh, na pag once na yung iba ng tikad na hindi market o whatever na kung dyan lang, tapos mayroon sila sumakay ng pataas, sumasakay na po yun sila, tapos bumababa ng tagboros. Oh, okay. Kung naligaw siya na nagsakay sa akin na hindi ko na alam na sa taas yan na walang man nang narinig yung panik ko na sinabi ko na ganito ganyan na lang. Na pag bumaba ang pasahero na applyan na natira siya na mag-reaction na ganun na kuya taas pa ako. Oh. Ganun. Sir, 100% katulad na sinabi niyo, paano ko siya? So walang nag-ano, walang nakipag-discussion sa iyo. Walang nakipag-discussion sa iyo na pasahero na bakit dito mo kayo bababa? Eh, hanggang pulang lupa ako. Dapat wala nito pag-discuss sa'yo. Yan ang kami pwedeng gawin, sir. Kasi seminar din po sa amin, sir. Yes. Kung may bumababa ng mga pasero doon, kasi haba ko ulit ng another multi-cut na tumataas. Tumataas? Kung baga, tinatawag na cutting trip na nga po yung inalimbawa na siguro, nagkataon na ganun na hirap na siya sumakay ng Santa Lourdes pataas. Ngayon, bali ako yung tumaan na nangunguna kagad na ako na hindi na ako tataas po na Honda Bay, tagburos na lang ako kasi mga pasahero ko nandito na lang. Siguro siya sumakay na para naisip niya na mag-cutting trip na lang siya. Na kung halimbawa, kuya, hanggang tagburos na lang po, o sige, pasabaan na lang po ako na para doon lang baba magabang ulit. Kasi po, kadalasan sa road, mga punuan ko yan eh. Ngayon, nagkakawatakan na yung pag dumadating lang ng simbahan, tagburos, santol, medyo may mga pakantiyan na po yan. Parang ganun kung ibig kong sabihin na kaya siguro napasakay sa akin o hindi natin sigurado kung siya yun, na ganun po ang mga pangyayari siguro. Kasi may mga minsan din pong ganyan na pagkadalasan lakas ng biyahe po, punuan ko lahat yan, sir. Simulat baba pa lang yan. Minsan nga po, alos lahat ng sakay ko. Santa Lourdes na, wala na akong babaan-babaan. Okay. Baga, ano ngayon ang masasabi mo na tila may mga nagdududa na kasabwat ka doon sa mga posible doon na nag-abduct kay Jubilee. Ano masasabi mo? Dito na lang po yan, sir. Siyempre, kung mag-ano na lang tayo ng mga isip natin. Kung may kinalaman ako, sir, kita rin naman sa CCTV na before ilang minutes lang, ano na ako eh. Dumaan ako na patulad nung yung binitaw nyo, hindi ko matanda kung oras. Ang pagkakalang ko kasi yung nausahan ng pente yung nakita ko na pinapanood ng CCTV. Kasi ano ko yun eh. 7:15, 16, 14, hindi ako nagkamali. Nag-packet po ako noon, nakita, nalip ako. Tapos ngayon, after ng mga yun na mga 5 minutes, basta ano po, yung po, umakyat ako, mga 7:15 sa oras time sheet ng ano, CCTV, 7:15, 7:16, 14. Yung bumalik ako, 7:20 ano. Di alas sa 5 minutes, mga 6 minutes. Yung sa Toyota yun, ng CCTV, 5 minutes lang. Opo. Diba? So tamang-tama nga lang doon sa CCTV footage din ng Dismax na 7 minutes lang ang pagitan ng pagpunta mo ng norte, pagbalik mo, 7 minutes lang ang pagitan. Kanina po, ano nangyari sa inyo? Hinarang kayo? Kanina, sir, nung nakita ko po siya, sinubukan ko sumakay sa kanya para malaman ko yung rota, yung ikot. So umikot kami sa banga. Tapos umakit kami, paakit sana kami dun sa may patagos ng Siksigan. May hospital sana, paakit ng barangay Santa Lourdes. May hospital. Applying horse. Pagdating dun sa unahan, nag-overheat kami. May sakay kaming apat. Apat o tatlo. Tapos nung nag-overheat kami, ginawa niya ng paraan
nung natapos na, wala na yung mga pasero, naglakad na. Isang pasero na lang yung sumabay, pero hindi na nagpa-diretso. Bumalik yung bumalik kami sa kanto ng banga, doon na bumaba. Yata yung isa, di ba? Babae. Sa Honda Bay po, kanto. Kanto ng Honda Bay. Tapos pumasok kami ng Honda Bay. Ba't nga ba tayo pumasok ng Honda Bay? Yun na yung may natin na isa pa. May isa na wala kami. Oo. Kasi yung isang pasero naglakad, sir. Paglakad namin, nung na-okay na yung sasakyan, nadaan na namin yun. Sinakay niya. So, hinatid namin ng Honda Bay. Honda Bay. Pagpasok namin ng bungad ng Honda Bay, doon na siya hinarang. Hinarang na kami ng mga nagiinuman sa right side. Tapos, gusto siyang pababain na tinatanong kung siya yung driver. Kung so, naisa kayo si Jogi. Ibalik ko na daw. Eh, ano ko na daw. Tapos sabi niya, na. Sabi ng mga tao na yun, ilabas na. Ilabas na. Pinutos ko na. Tapos parang gusto siyang hilahin palabas. So doon na nagpakilala na kasama yung bandera. Tapos noon po yung time na yun. So kung wala kumalma, ngayon, talaga bug sir, baka hospital po ito ngayon. Kumalma yung mga tao, tapos nakipagkwentuhan na lang, tumawa-tawa. Hanggang sa pinabaking ko na agad. Baking na kami, hindi na kami nakarating sa dulo. Ilan sila? Ilan mga tao na yun? Marami sir, siguro mga lima, ani. Lima? Opo. Kamuntik na pala itong mabugbog kanina, mga kaibigan, ano, itong driver na ito. So ano ngayon ang panawagan mo? Kasi parang isa ka sa mga person of interest, no? At yung mga tao, kanina naranasan mo na, kamunti ka na bugbugin. So ano ang gusto mo sabihin sa kanila? Gusto ko lang ipaalam sa kanila na nasakyan lang ako, pero kung sa may ginawa, hindi yung mga gawin. May pamilya rin ako. May anak din ako. Tsaka wala ko sa isip ang ganyan. Sa araw-araw ko naghanap buhay. Wala naman ako mga record na mga kung makakasama sa pag-ibig ko, kung makagawa ko ng ganyan. Tsaka yung talaga siya yung mga gawin, yung slot din ng mga kakilala ko. Wala akong mga ganyan gawain. Wala kang record sa PNP? Wala akong record. So anong pakiusap mo? Kasi baka hindi ka ba natatakot na makapagod ka naman? Yung na, sir, yung naunahan sa Honda Bay, kaya nag-isip na ako na baka yung may mga tao nga na mga iba-ibang isip, mga iba-ibang na kwento, na rinig. Na tapos magiging mabubuntungan ako. Yun na nga po sir, kasi pangunahin ka doon, nauna nga ako, nasira na yung anak buhay ko kasi ngayon po sa palaging pagtawag sa akin ng PNP, na nakapagpasado ng maayos. Tapos ngayon po na ganyan na siyempre, hanggang na gainit ang balita na tapos katulad sa driver, sa multi-cab driver, multi-cab na gainit na. Tapos ngayon yung mga tao na maano yung isip, ako na yun na pag-iisipan. Kasi ngayon, nakakapag ano sa akin sa trabaho yun, ganun. Apektuhan yung buhay mo. Okay, katulad nangyari ka na, may ilang na ako ng mga ganyan kasi pumunta pa ako sa mga ano. May plano ka pa bang mag-manilaw pa ng multi-cab sa nangyari sa iba nila, kamunti ka na mabugbog? Kasi wala rin naman akong ano sir. Wala buhay. Yun lang kayo ng ano natin, tsaka handa rin naman ako paliwanan kung may mga ano sa akin, pero kung magkakataon na ganun talaga, wala sa'yo magawa, pero pag once na mangyari sa akin yun, sir, nagreklamo na rin ako, kasi baga, wala naman akong kinalaman dyan, tsaka wala naman kayong witness na kung talagang may ano sa akin. Oo, naintindihan ko, siyempre, kasi ako sinakyan, ngayon siyempre, pag-iisipan ako, ako yung ano, pero kita naman din sa mga CCTV, sir, tsaka yung mga salaysay ko, sir. Wala mong iba sa lahat ng sinabi ko sa natin. Salamat sa pagkakataon. Tulad ng sinasabi ko, si itong driver, although siya ay person of interest sa investigation na ito, pero siya po ay mananatiling hindi siya masasabing guilty na siya sa posibleng may kinalaman siya doon sa pag-abduct o possible na abduction kay Jovelyn, undisproven guilty beyond reasonable doubt, di ba? So, sana wag muna nating husgahan itong driver at nagpapasalamat tayo dahil pumunta siya rito para magpaliwanag din sa side niya, di ba? So, sa mga kababayan natin, hayaan natin yung ating mga otoridad, wag ninyong ilagay yung kamay ninyo sa batas, katulad ng ginawa ninyo kanina, kamuntik ninyong bugbugin itong driver. Okay? So, maraming salamat, Mr. Driver. Hindi ka na kita papangalanan. Okay? Pinag-face mask natin siya. Nilagyan ng parang bipo din sa ulo niya para hindi siya makilala. So, baka mapag-initan. So, sinadhaon talaga namin, mga kababayan. So, maraming pong salamat. Ito po ang pinag-latest update doon po sa kaso ni Jovelyn. At patuloy po na nag-iimbestiga tayo. Pero ayaw natin pangunahan din ng ating mga otoridad. Ito namang driver ay una na rin nakausap ng ating
PNP. So, magandang gabi po sa atin lahat.